Hi guys, welcome or welcome back to my channel. O diba, ang tama ng utak ko. Dito ko siya nilagay. Eh! Kasi bumili ako nito. Yan, hindi ko pa. Siyempre sa thumbnail, makikita nyo na kung ano to. Dumating to nung Monday, tapos ngayon Saturday na. Talagang tiniis ko kahit na gustong-gusto ko na siyang buksan. Tiniis ko kasi gusto ko nga siyang i-unbox. Okay. So, makikita nyo dun sa title nga na ito ay Pencil Alternative para sa Magic. Para sa Apple Pencil. Kasi di ba sobrang mahal ng Apple Pencil. 5,800 siya ngayon. Ito, nakuha ko to ng 1,000, parang 1,024 ata lahat-lahat na kasama ng shipping fee. Parang ganun. Tapos syempre parang 9, medyo 99 ko ata siya nabili. 99 sale ng Shopee. Kaya medyo discounted pa siya. Pero, hindi naman. So, pera pa rin siya. Nagsayang pa din tayo ng pera. Pero tingnan natin kung masasayang ba ang pera ko dito. Okay, let's do this. Sabi ko, unboxing, hindi naman ata siya nakabox. So, sa mga bata, so, hindi naman ata nakalagay made for kids tong ano ko. Ganituhin natin yan para maayos, friend. Siyempre, gamit tayo ng gunting, mga bata. Patumbay at gabay ng magulang, yun yung kailangan. Shems. Tiren. Uy, naka-box pala siya talaga. Kaya unboxing. Yung tatak niya is Gujudokyu. Ewan. So, sa box niya, nakalagay naman siyempre stylus pen. Super fine nib. Active. Capacitive. Ang taroy. Sa nakita ko siya sa Shopee, meron daw siyang, paano ba to? Ay, saan siya binabuksan? Ay, ito. Sorry. Tiren! Wow! Oh, boom! So, okay. Meron tayong user manual. Meron tayong nung pang dulo. Ito ba yung nib? Hindi ko alam eh. Kasi may nakita ko. May nakita ko siya kung diba? Super fine nib. So, in-expect ko ito yun. Yung nib. Yung nasa dulo ng pen. Ano ko kasi nasabi. Siyempre, yung pouch ng pen. Ito, iPad active capacitive pen. Oh. Isa nakalagay dito, alam ko, itatap mo yung taas ng pen. Tapos, ito USB Type-C yung charger niya. Tapos, ito yung power LED indicator. Ang dami ko sinasabi. Ipagbumili naman kayo, mababasa nyo naman siya. Okay. Ang nakakatawa dito, meron daw siyang... Hindi, sige, hahanapin ko pa dito. Palm rejection. Yung palm rejection, sabi nga na, kunwari ito yung iPad mo, pwede mo nang idikit yung... Kasi diba, syempre magsusulat ka, pwede mong idikit yung palm mo habang nagsusulat ka. Kasi diba, minsan, pag may nakadikit na dito, pag nagsulat ka, hindi na siya gagana. Kasi ito na yung parang, ano bang tawag doon? Ito na yung, mas tawag na natin, ina-explain masyado yung mga ganun bagay. Okay. Tingnan na po natin. Ito na siya. Wow. Pangmalakasan. Mabigat siya. Medyo. So, tingnan natin kung bubukas siya. Sabi, diba, ginaganon lang. Ay, bumukas nga siya, oh. Nag-color blue. So, hindi ko pa din pala siya. Tingnan natin kung ma-auto-focus ko siya. Uy, umayos ka. Ayan. Di ba, nagupit ako ng kukupara dito. Handa at handa po tayo. Nagupit nga. Pakit naman ang kamay ko. So, ayan. Ito yung USB Type-C na cord. Ano pa ba? Meron pa bang laman to? Wala na. So, ito yung USB Type-C. Ayan. Tingnan natin siya. Kung kasha lang siya. Paano ba na? Ngayon lang ako magkakaroon ng USB Type-C na ano eh. Ay, yun na yun. Hindi siya... Kahit na ano bang ano to, mga be. Kahit na anong pasok, ay pasok. Tama ba? Ay. Ang sikip. Virgin na virgin. Sorry. Ay, ayaw. Ano na? Hindi, susubukan ko na lang mamaya. Kasi feeling ko ganyan lang talaga siya. Ayan, baka ganyan lang talaga siya. Okay, aray. So, sabi dito sa pen na to, dun sa... Ang dumi ng kukuko, may ko siya kakahiya. Nakalagay dun sa... Ano nito sa Shopee, dun sa advertisement niya, na smart din daw tong pencil na to kahit na mura lang siya. Kasi, ano, parang
after 30 seconds ata na hindi mo siya ginagamit is mamamatay na siya ng kusa. Okay. Eh, 30 seconds na, ba't di ka pa din namamatay? Hindi naman kita ginagamit. Ewan. Ay, hindi. Pag hindi niya ata na-feel na may nakahawak sa kanya. Ewan ko. Sobrang smart. Siyempre, may arte tayong ano, pouch. Yun. Tingnan kung perfect. Perfectly fit. O, di ba? Paano mo siya kayong ilalabas? Okay, dami pa natin sinasabi, pati hindi natin subukan, di ba? Basta ilalagay ko yung link nito sa baba. Tapos, yun, check out mo na lang. Kung gusto nyo din ng alternative for Apple Pencil. Kasi naman, napakamahal ng Apple Pencil. Hello, BTS! Kumusta na po kayo? Wait, teka lang. Baka may makita tayo hindi siya nice-nice. Tingnan natin kung gumagana siya. O, di ba? Hindi siya agad gumana. Napahiya pa ako. Paano ba to? Ayun! Uy, gumagana siya. Oh. Yes! Okay, tingnan natin. Ngungo ko, no? Kasi may allergic rhinitis ako. So, tuwing umaga, halos may sipon ako. Pero wala pa akong COVID. Okay. Ang binili kong app is yung Notability. Gawa na lang tayo ng bago. Ayan! Okay, let's see. Umayos ko, umayos ko po. Uy! Ay! Nakalagay, to write with your finger or stylus, open the option menu. Tap info, then choose disconnect. Ano? A few inches later. Kunyari, subscribe. Uy! Hindi na alam mo susunod na letter. Subscribe. Subscribe. Tama naman, di ba? To my pangit talaga ng sulat ko, grabe. Channel ba? Double N, double A1. Kunwari, ganyan na lang siya. Oh yeah, bye-bye. Okay, show. Kunwari, gaganan mo na siya. Wow. May pag-highlight. Very, ano, very high school, very college. Ayan, oh, subscribe to my channel na. Ulit natin. Kunwari, oh. Siyempre, sabihin mo natin, Patar TV, di ba? Yan, o, YouTube. Okay siya. Very responsive. Di ba? Nakikita naman po natin siya sa video. Di ba? So, naisip ko, bakit ako bibili ng 5,800 na... Ay, puka! Di ba? Puka po ang sabi ko. Si Puka. Opo. Ba't tayo bibili ng 5,800 na Apple Pencil, di ba? Ang nakakatakot lang dito, hindi ko alam kung kayang gawin ni Apple yun ah. Yung ano, yung tipong kunwari nag software update siya tapos hindi niya na ito marirecognize. So, di ba, sayang yung pera natin. Tingnan natin sa, ay ano yan, ano yung mga lumalabas. Sa notes. Nasaan yung notes? Ito, Diyos ko, baka kung ano lumabas, teka lang. Parang mas okay magsulat dito sa ano. Sa notes. Pero, parang nag-auto-correct siya sa notes kasi, kunwari, may na-letter P. Ay, nakita ko siya kanina eh, ba't ganun? Tingnan natin pa yung palm rejection. Ayan. Hindi ko magawa dito. Hindi ko alam kung may certain na app na kailangan mong gamitin ah. Kasi ito, isa din sa mga feature nito is yung meron siyang tilt technology. Wow, tilt technology yung kunwari, pag nagsulat ka ng ganyan, manipis siya. Pero pag ginanyan mo, kakapal yung sulat mo. Eh, di ba dito manipis pa na? Hindi ko alam kung saang app ko siya dapat magamit. Pero kung sa responsive siya, sobrang responsive niya. Oh. Pero kung feeling ko guys, kung artist kayo, syempre burahin muna natin siya. Kung artist kayo, yun talagang gagamitin nyo to for a living. Kasi di ba marami ng ganun, yung gumagamit ng mga iPad or yung tablet nila ng mga artist for, let's say, nagdo-draw, ganyan. Kung ako sa inyo mag-invest na lang kayo dun sa talagang Apple Pencil, hindi ko sinasabi na hindi ito maganda. Hello, maganda na siya kasi wala akong pera. So, ito na lang yung bibili ko. Maganda siya, don't get me wrong. Get me right. Hello. Yan, so... Bakit suggested ko yung gano'n, yung mag-Apple Pencil kayo kung
Kung gagamitin nyo siya sa talagang drawing, kasi syempre, iba pa rin yung quality ng Apple Pencil. Ito naman syempre, ano man tawag doon? Hindi naman siya imitation, pero parang ganun. Parang ganun. So, kung sa mga nagtataka, teka lang, ano ba to? Sa mga nagtataka kung bakit may ganito, opo. Kasi po, napupudpud din daw po ito. Opo, napupudpud din daw siya. Tingnan natin na. Wow, may pag-autofocus. Napupudpud din daw to. So, every time na mapupud siya, magamitan mo ito. Tingnan natin kung matatanggal ko siya or masasayang na yung pera ko kasi masisira ko na siya. Oh, wow. Ay, okay. Ay, ano yun? Shock na siya. Ikaw naman siya nasira, di ba? So, ganun na yung loob niya. Very simple. Tingnan natin kung pag binalik ko siya, gagana siya ulit. Kasi pag hindi, nga nga tayo. Tingnan natin. Tara, tingnan natin. May Mobile Legends na paparamdam na. Ah, gagana ka pa ba? Oo, gumana pa rin siya. Okay, so nice. Kung gusto nyo to, kung gusto nyo to, edi bumili kayo, di ba? Kasi binili ko lang din. Yun. In terms of price, 1,000 pesos, compare doon natin siya sa 5,800 ni Apple Pencil. So, masabi kong sulit na siya. Plus, gagamitin ko lang naman din siya pang take down ng notes. Hindi naman na, din ako magdo-drawing kasi hindi naman tayo artistic ko po. Tapos, kung iba yung feels niya pag ganito eh. Yung, ay, ano nangyari? Kasi pinipindot ko pa eh. Pag gumagana siya kahit anong pindot. So, okay. Kung ako sa inyo, kung gagamit kayo nito for, yun yan, note-taking, tsaka drawing, palitan nyo na yung screen protector nyo. Parang paper, kasi paper-like. Parang paper, di ba? Yung as in, pag nagsulat ka, para ka lang nagsusulat sa notebook, mas masarap magsulat doon. Mas masarap, be. Mas masarap, be. Mas masarap magsulat doon kaysa dito, yung ordinary na tempered glass. Kasi, wala. Pag ordinary na tempered glass, ang dulas lang niya. Unlike yung parang paper nga, is masarap magsulat. So, yun lang. Thanks for watching. And, mag-alam mo, ikaw, ang dalas mo na manood sa akin, hindi ka nakasubscribe eh. Subscribe tayo, be. Walang pilitan dito, walang pilitan. Thank you.